Sir, clarification lang. Sinabi niyo, script nila yon. Kanino po? Kung nag-apidapit siya doon, tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of power investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue ng namatay si si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siyang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I am very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siyang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako, and ako nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, ganun-ganun. Pero yung anak niya, hindi niya hayaan mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong minimension na babies, nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganun. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni Gerald Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo lumabas doon, may epidibit. Hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito at dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga na isang presa akin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yun yung kaibigan ni Garma na isinama niya dun sa meeting namin na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma na dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga, doon na nag-boils down yung imbisiga na namin si Chairman Garma, si GM Garma. Nga po ang sagot nitong si Congressman Dan Fernandez patungkol po dito sa pahayag nitong si Bato de la Rosa na yun daw pong kanyang anak ay binibisit daw nitong isang pulis. Pero hindi naman nga po ganun ang pagkakasabi ni Dan Fernandez. Kaya ito ang laging resulta na parang sa tingin ko, yung pagkakasabi ni Representative Dan na sinasabi nga po na script nila yon, parang gumagante etong si Bato de la Rosa dito kay Dan Fernandez dahil nga po sa ganoong tanong doon sa Quadcom. Ano yung tanong sa Quadcom? Panoorin po ninyo. So, pareho siya doon sa kaso na i-final against Norbin Tamisin. Tama? Yes, sir. Apo. Informant lang, sir. So, yung sa amin, sir, sa implementation lang po of the warrant of arrest from Tamisin. And what is your relationship with the former General Bato? For 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal relationship. Hindi po ako na-assign ang Davao. Hindi sa po anak ako niya? Na-assign ka? During my tenure. Yes or no? Yes, sir. Sa PNPA, sir. That is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, anong relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no?
No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign, saka pa lang po pumasok yung sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned in PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Maliwanag naman po yung katanungan, na-assign ka ba doon sa anak ni General Bato? Oo, sumagot naman ang oo. Diba, tinanong pa kung ilang taon, ilang araw, kung ilang panahon ang kanyang ginugol sa pagkaka-assign doon sa anak ni Bato. Sumagot naman itong pulis na ito. Pero, hindi po nabanggit diyan ni Dan Fernandez na merong salitang babysit. Wala po. Wala pong sinabing salita diyan na inaalagaan na bata. Inaalagaan yung anak. Hindi po, wala pong ganun. Ang tinanong lang po diyan ay kung na-assign. Kaya nga po, dito sa balita ng UNTV, tama din ang sagot naman ni Kong Dan Fernandez. Panoorin po ninyo. Samantala, sinabi ni Senador De La Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasubra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwasan niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, no, to a certain personality. Wala akong sinasabing nagbe-babysit. And coming from an official like him, no, na sabihin niyang hindi binibabysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Tingin ko, hindi napanood ni Senator Bato ang hearing ng QuadCom patungkol doon sa sinabi ni Kong Dan Fernandez. Baka nakinig lang po siya sa mga Marites. Alam naman natin na ang isang langgam, kapag nakita yan ng isang Marites, isang langgam, pag yan nagkwento, isa na yan dragon. Kapag nakakita ng isang bulate, ang isang Marites, ang sasabihin niya, nakakita siya ng anaconda. Yan ang mahirap eh. Itong si Bato siguro, wala siyang panahon manood ng QuadCom. Hindi niya binerify kung sinabi nga ba ni Kong Dan Fernandez na pinapa-babysit ni Bato de la Rosa itong kanyang anak sa isang PNP official o sa isang pulis. Diba? Maliwanag naman yun eh. Wala namang sinabing masama si Kong Dan Fernandez doon. Diba po? Ngayon, ang nangyari, eto na yung script nila. Kinuwers na. Pinuwersa na. Etong si Grijaldo, panoorin po ninyo. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House QuadCom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23, kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi.
daladala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos pag ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gyapon ta o maging casualty tayo. Gipasabot nako sa iya ha. I have to explain to her. Kailangan naay mo barog sa kamatuoran. There must be someone to rise up to the occasion. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this, I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. Great. See. David? Yes, Sir Honor. Sige, also submit a copy to us. Sige, yes, Sir Honor. Sige. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit lang, Your Honor. Go ahead. Okay. Allow me to read Your Honor's my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd-level officer, presently assigned at Personal Holding Administrative Unit, Kamkrami, Quezon City, after Julie Sorn, 2, under oath and in accordance with law, to hereby depose and states that I've been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached
by a security personnel. While I was seated in one of the witnesses during the hearing, the said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa, and Captain Anova, who was wearing a PMP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, police ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued and I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang, alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund, from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement. If I
if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policemen are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? The time, Your Honor, I was insulted and it is very offensive, and I think it is inappropriate for anyone to act like that. So meaning you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. But just because at that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor, hindi ko alam kung may pipresent nila si Colonel Garman at that time, Your Honor, na mag-ano nung second supplemental, ay yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. At that time, I was wearing my uniform. You're wearing your uniform as police officer, and you are being told to lie. Parang gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Kita niyo po yung salitaan nitong si Grijaldo at nitong si Bato. Si Bato insinuating na hinaras at kinoerce itong si Grijaldo. Kasi alam niyo po, kung hinaras si Grijaldo, hindi na ito palalabasin ng Quadcom eh. At kung gagawin yan ni Dan Fernandez at ni Benny Abante,
dapat, di ba, sinabi niya na doon pa lang sa Quadcom. Kasi kung doon pa lang sa Quadcom, sinabi niya na yan, na feeling niya naharas siya, na coach siya, di ba, marami siyang panahon para sabihin yan doon sa Quadcom, pero hindi niya po sinabi. Nakapagtataka lang na pagdating ng Senado, iba na po ang kanyang mga kwento. Idinidiin niya na si Benny Abante at si Kongdan na pinuwersa siya, hinaras, para po magsinungaling. Teka, itong si Grijalde, hindi naman to main ano eh, main person sa Quadcom hearing. Supplemental lang ito kay Garma. Hindi nga, di ba, hindi naman nga ano to, gaano to si Grijalde doon sa Quadcom, hindi naman to ganong na tatanong. Matanong man, sandali lang, tapos na. Iba po, kaya paano mangyayari na hinara siya? Gayong, nandun si Garma. Baka nakakalimutan ni Grijalde, babalik pa siya sa hearing ng Quadcom. Andun si Garma. Andun yung dalawang abogado na pwedeng magpatunay kung totoo ang sinasabi niya o hindi. Yan ang aabangan natin sa Quadcom dahil tsak na matatanong po ito at masesentro ngayon ang issue dito kay Grijalde. Hindi naisip ni Grijalde na babalik pa siya ng Quadcom. Alam niyo po ba pagkatapos ng tanungan na ito, pagkatapos ng ilang mga oras, sinabi ni Bato na sana daw itong si Grijalde ilagay sa Witness Protection Program. Dahil daw po, pwede daw itong balikan ng mga congressman. Tingin ko hindi ito babalikan ng mga congressman kasi wala namang ginagawa yung mga congressman dito kay Grijalde. Isa pa, ano mapapala nila kay Grijalde? Supplemental lang ito, suporta lang ito, hindi ito ang makakapagpatunay na meron talagang reward system, EJK, Tokhang, tatlong Chinese na ano na PDL doon sa Davao Penal Colony. Hindi niya lahat mapapatunayan 'yan. Hindi siya importante, ganun ka importante sa Quadcom. Pwedeng wala siya. Iba, ito, tingin ko, ito na yung script ni Bato de la Rosa para magigante kay Dan Fernandez dahil nga po nabanggit sa Quadcom yung anak ni Bato. Wala namang masamang sinabi. Ah, kitang-kita naman natin dun sa sagot ni Dan Fernandez na kaswal na kaswal lang ang kanyang pagtatanong. Dun sa anong relasyon mo doon kay Bato de la Rosa? O na-assign ka ba sa anak niya? Napaka-ano lang eh. Napaka-kaswal lang na tanong. Hindi nga nagkaroon ng follow-up o hindi nga tinutukan. Hindi pinag-ubusan ng mahabang panahon yung pagtatanong na yon ni Dan Fernandez. Ngayon, ito ang tignan natin kung pagbalik ba ng Quadcom, ano ang sasabihin ni Grijalde. Kasi po, sa sinabi ni Grijalde na yan, magdedemanda daw si Digong. Ang tanong, gaano katotoo ang sinasabi ni Grijalde? Meron ba siyang witness na sinabi yon nitong si Dan Fernandez na tinakot siya, pinwersa, hinaras at tinuruang magsinungaling ng dalawang kongresista? Meron ba siyang ebidensya? Meron ba siyang witness? Kasi kung nandoon si Garma, nandoon yung dalawang abogado, meron magpapatunay na hindi totoo sinasabi ni Grijalde. O ni Grijalde. Diba? Ganyan-ganyan ang ginawa nila kay Laila De Lima. Nagsalita lang itong si Kerwin Espinosa na turo daw ni Bato na idien si Laila De Lima. Ano ginawa kay Laila De Lima? 7 taon nakakulong. Lumipas ang ilang panahon. O ano sabi ni Kerwin? Hindi po totoo yung mga sinasabi na yan. Utos lamang yan ni Bato de la Rosa.
pinressure ako ni Bato de la Rosa. Gagamitin na naman nila. Gagawin na naman nila. Kasi napatunayan na nila kayang-kayang magpakulong ng isang senador. Dahil lamang sa sinabi ng isang Kerwin Espinosa na sinasabi ngayon ni Bato de la Rosa, hindi ito mapagkakatiwalaan na resource person or witness. Pero ito ang witness nila against Laila De Lima na nakulong ng 7 taon. Diba? Kaya nga gigil na gigil si Bato de la Rosa dahil walang Kerwin Espinosa na dumating sa Senado. So ito po, mahaba-haba pa po ang drama na ito, mahaba-haba pa po ang mga susunod na ano rito, kumbaga aabangan natin. Tama yung sinabi ni Benny Abante, etong Quadcom, ang bagong teleserye na inaabangan ng taong bayan. May season 2 na nga di ba, naka-9 hearing na po sila, pang-10 na po ang darating na ito. Wala pang schedule. Kasi busy po ang ating mga kongresista sa pagtulong sa kanilang mga constituents dyan po sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Siyempre, kailangan unahin yon. At ito na mga sa hearing sa Senado, talagang pinilit lang ito ni Bato, ni Bongo at ni Robin Padilla para po malinis ang pangalan ni Digong doon po sa Senado. Pero hindi. Maling-mali, ang daming inamin ni Digong na magre-resulta po sa kanyang napakaraming kaso na kakaharapin. So, abangan pa po natin ang mga susunod na tagpo sa napaka-exciting na pangyayari na ito. Ano kaya ang magiging dulo nito? Ano magiging resulta nito? Siyempre, tingin ko ang inaasahan ninyo ay maipakulong ang pinaka may kasalanan dyan sa EJK. I-comment niyo po kung ano po ang inyong gustong mangyari na ano ending ng sinusubaybayan natin na to na Quadcom hearing, Senate hearing, kay Digong, kay Bato, kay Bongo, kay Robin Padilla, kay Royina Garma, kay Leonardo, at sa lahat pa po ng resource person. I-comment niyo po dyan sa baba kung nandyan pa rin po kayo hanggang ngayon habang nanonood dito sa aking vlog na ito. Thank you po sa inyong pagsama. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, mamwa, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Tatakip po muna ako ng mukha kasi nagpa-muso. meron ako pinagawa sa muso ko eh.